So, ayun po mga karekta. Magandang hapon po sa inyo. Ayun lang po tayo medyo nakaluwag dun sa mga schedule natin. At papakita ko lang sa inyo itong libangan ko. Ayan po. So, medyo pinunas-punasan natin konti para sa ganun kapag nag-ride naman tayo, medyo malinis at kaaya-aya naman tignan. So, wag po kayong mag-expect na itong vlog na to is magiging sobrang seryoso. Dahil po ako ngayon pa lang, naiisip ko pa lang yung sunod na issue nila kay BBM, talagang natatawa na ako. Kung sino po yung mga nasa live ko kagabi, eto pong problema na to, o yung sunod na issue na to, nabanggit ko na din po. So, ayun. Ngayon, ang ini-issue naman po ng mga kalaban o kumakalaban kay BBM o yung mga tao na hindi gusto si BBM, yung peki daw po. Peki daw po yung naging resulta ng drug test ni BBM. So, meron pa pong kumakalat. Dahil lang, medyo madami po yung mga open pipe na tricycle dito dahil nga po pahahon. Ginagawa nila, ino-open pipe nila yung mga tricycle nila kaya maingay at para din madaling makaahon yung tricycle nila dahil hindi nasasakal yung makina. So, yun nga po, ang ini-issue naman po nila kay BBM is hindi daw po tunay o peke yung isinumite na papeles na naging resulta nung kanyang drug test. Matatawa ka na lang talaga dito sa mga tao na to. Unang-una, ipapasa yun. Diba? Ipapasa yun. Saan ba pinasa? Sa NBI? Nakalimutan ko kung anong ahensya, pero isang malaking ahensya ng gobyerno din ang pinagpasahan nun. So, alam ko po yung pangalan, pero nasa dulo lang po ng dila ko. So, unang-una, diba? Magpapasa ka ng peke sa isang malaking ahensya ng gobyerno. E ano ang kalalabas nun? Makakasuhan ka pa nun, diba? Talaga namang itong mga kalaban ni BBM, kung ano-ano na lang na nakakatawang issue ang ibabato nila kay BBM, para sa ganun, para siraan. Dahil alam nila na wala talagang patutunguhan yung pangangampanya nila Dahil halos 80% ng taong bayan is na kay BBM. So kahit anong pukol nila dyan, walang mangyayari yan. Diba? Susunod siguro, kagaya nung sinabi ko doon sa live natin, ang susunod na ibabatikos kay BBM is baka hingan si BBM nung tunay na identity. Diba? Dahil baka iniisip nila, yung si BBM nyo, alien yan. So, bigyan nyo kami ng patunay na totoong tao yan at hindi galing sa ibang planeta si BBM. Pasensya na kayo guys. Ito, inuulit ko po, huwag nyo na pong seryosohin itong vlog na to. Dahil yung mga ibinabatong batikos naman po ngayon kay BBM is hindi mo talaga siseryosohin. Kung ano-ano na lang po. Kagaya niyang paggamit ng pinagbabawal na gamot, di ba? So ano, Diyos Mariosep, ano ang kinapuntahan? Sampal sa kanila, sunog, di ba? So mas nauna pala na magpa-drug test si BBM kesa dun sa batikos. Dahil kinailangan to ni BBM para dun sa L-top niya o yung sa isa sa pangangailangan sa pagkuha ng lisensya ng baril. Kailangan po talaga may drug test dyan. So, ayun po, ang ginawa na lang nila is humingi na lang ng kopya nung drug test na yon. At nasa ganun, mas kapanipaniwala. Hindi po ito nalalayo doon sa mga minsan wala po tayong ID tapos nangangailangan tayo ng ID. So ang hinihingi, minsan pumapayag sila
na yung ID mo nung high school, nung ID mo, lumang ID, like 20, sabi mo ng 2010 na ID, biray mo naman ba, di ba? Hindi naman mapepeki yun. So ito po, mas nauna po yung resulta ni BBM kesa dun sa batikos na isinumite nila. At the same time, makakasuhan po si BBM kung sakali na magpapasa siya ng peke na dokumento, di ba? So, kung ako sa mga bumabatikos, tigil-tigilan nyo na lang yan. Bakit? Kasi habang binabatikos at habang pinupukol nyo ng kung ano-anong issue si BBM, lalong lumalakas eh. Lalong nare-realize ng taong bayan na pinupolitika nyo na lang. Diba? Imagine nyo yung tao, ang dami nyo na agad ipinukol kakatapos lang nung deadline ng pagpa-file ng COC, kakatapos lang nung deadline para dun sa mga magsa-substitute, 8 days pa lang ang nakakaraan. Pero halos 7 o 8 o 10 na yata ang naipukol nyo para dun sa tao. Kung yung tao na yan, o kung yung presidential candidate na yan is weak, hayaan nyo lang yan eh. Tingnan nyo si Rastaman, di ba? Ni hindi nyo pinapakilaman. Tingnan nyo si Parlade, hindi nyo pinapakilaman dahil alam nyo na hindi makakaapekto doon sa kandidatura nyo. Pero itong si BBM, dahil isa nga lang ang pipiliin na presidente, isa lang ang ihahalal na presidente, talagang lahat kayo nagsama-sama na para batikusin yung tao. Para lang magkaroon kayo ng tsansa na manalo. Aabangan ko po yan guys, yung sasabihin nila sa susunod na yung si BBM nyo is alien yan. Hindi yan yung tunay na BBM. O yung misis ko ayun naki-vlog pa . So, ayan po nagsasampay. So, aantayin ko po yung sasabihin ng mga kalaban ni BBM na yung BBM nyo, yan alien yan. So, bigyan nyo kami ng patunay na hindi galing yan sa ibang planeta. Diba? So, ayan guys. Kinuha ko lang tong spare time ko habang nililinis, pinupunasan ko yung motor ko dahil nga baka magkaroon ng spare time sa Linggo, makabiyahe. Kahit pa paano makapag-relax naman. So, wala no? Halata na wala nang kakwenta-kwenta yung pagtakbo nila ng pagka-presidente dahil kay BBM. Dahil, tingnan nyo naman, 60% mahigit rating ni BBM. Tapos yung 40% na natitira is naghati-hati na lang yung mga presidentiable. Halos hindi na nga sila na napag-uusapan . Halos ang pinag-uusapan na lang is yung batikos ng Pangulong Rodrigo Duterte kay BBM. Diba? Halos ganun na lang . Medyo pumutok ng konti yung pangalan ni Bongo dahil nasa administrasyon si Bongo. Kaya lang, it's between president and BBM pa din yung pinag-uusapan ng tao. Yung ibang mga presidentials, wala na po. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa araw-araw nyong panonood ng mga vlogs natin. At kayo'y patnubayan ng Diyos.